Senate President Chiz Escudero, nagain na ng panukalang batas para ipagpaliban muna ang parliamentary election doon sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaugnayan, kuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag-ulat ni Bombo JC Galvez. Naghain na si Senate President Francis Chiz Escudero ng panukalang batas para ipagpaliban ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi kasamang sulu sa regional group. Batay sa panukala ni Escudero, isang taon lamang ni pagpapaliban ang BARM elections o idaraos sa May 11, 2026 na layang amyanda ng mga dapat baguhin tulad na lamang na higit 100 barangay na karamihan ay sa North Cotabato na may munisipyo subalit walang probinsya at distrito kaya wala rin silang kinatawan sa Kamara. Binigyan din ng liderato ng Senado ang pangailangan na ipagpaliban ng naturang halalan, bunsod na rin ng legal implications nito sa pagkakalis ng Sulu Autonomous Region. Wala naman anyang babaguhin sa BARM law, kundi tanging pagpapaliban lamang sa eleksyon ang nilalaman ng kanyang panukalang batas. Yung panukalang batas, walang ibang laman, walang binabago sa BARM law. Petsa lamang ng eleksyon ang binabago para sa darating na taon. Next year, one year lamang. Para ma-amyendahan yung mga kailangan amyendahan sa batas. Maliban doon sa kaso ng Sulu, meron din kasing mahigit 100 barangay na may munisipyo pero walang probinsya at walang distrito. Partikular karamihan doon sa North Cotabato. Naalala nyo, nag-plebisito noon ng BARM kung saan pinayagang pumasok sa BARM yung mga barangay. Bagaman yung munisipyo ay hindi. So itong mga barangay na ito, wala silang representasyon sa Kamara. Itong mga barangay na ito, wala silang probinsyang kinabibilangan. Dahil bahagi sila ng mga probinsya na sa pangkalahatan ay hindi nakasali sa BARM. So may kailangan i-address na mga bagay-bagay pa na kailangan pa ng konting pag-aaral at syempre konsultasyon sa mga stakeholders doon. Nagsimula ng tumanggap ang Commission on Elections ng mga Certificate of Candidacy para sa 2025 BARM Parliamentary Elections at magpapatuloy ito hanggang Nobyembre 9 habang naghihintay ng aksyon ng Kongreso sa posibleng pagpapaliban ng botohan. Bukod sa pagtanggal sa sulu sa BARM, sinabi ni Escudero na ang mga pagdinig na isasagawa ng Senado ay maaring magbigay linaw sa mga isyong nakapaligid sa hakbang ng Bangsamoro Transition Authority Parliament na lumikha ng bagong lalawigan na tinatawag na Cotabato Province na binubuo ng 8 bagong munisipalidad na bahagi ng Special Geographic Area sa BARM. Gayunpaman, umaasa si Escudero na masisertipikahan as urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang panukala dahil sa kahalagahan ng bill. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!